Matapos ang sunod-sunod na problema na kinaharap nga po ni Casimero sa taong 2022. At isa na nga po dito nang mabawian nito ng world champion belt dahil sa dalawang beses sa pagkansila ng laban nito sa boksingerong kinawawa lang ni Sulani Tete na si Paul walang binatbat battler. Dahil nga dito ay nahirapan na nga makakuha ng bigati na laban ang pambato natin na si Cuadro Alas. Sabi nga po ng mga haters ni Casimero, nangunguna na nga dyan si Silver Boy Specchay, ay puro tricycle driver at magtataho na lamang daw ang makakalaban nitong si Janriel Casimero. Pati na rin daw ang pinapangarap nitong makalaban ang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue ay tila ba naglaho na rin dahil sa mga problema ang kinaharap nga ni Casimero. Bagamat mabigat at masaklap ang nangyari sa mga nakalipas na buwan dito kay Casimero, ay di pa rin talaga natin mapagkakaila na kahit sino pa mang ipis, lamok, surot at kung ano-ano pang insekto ang makasagupa ng pambansang angas ng Pinasalona ay talaga namang inaabangan ito ng buong mundo dahil nga sa karismang tinataglay nitong si Janriel Casimero. Tulad na lamang ng naging laban nito bago matapos ang taong 2022 sa kababayan ni Inoue na Japanese din. December 3, taong 2022, matapos ang isang taong pagkabakante ni Cuadro Alas, ay sa wakas ay nabigyan ulit ito ng pagkakataon na ipakita sa buong mundo ang napakalakas itong karisma. Sa tagpo na ito ay makakalaban nga ni Cuadro Alas ang pinakamalakas na boksingero ng Japan, malakas mang asar, na si Ryo Akaho, ang binansagang Opa ng Japan. Ang akala ng lahat ay si Ryo Akaho na nga ang tatapos ng tuluyan sa palubog na sanang karir ni Cuadro Alas dahil sa nakakatakot na kartada nito na 39 wins, 26 KO at meron lamang dalawang talo. May mga chismis din kasing kumakalat noon na tatlong beses nga daw nitong winasak si Naoya Inoue sa naging sparring ng dalawa. Sa madaling salita, no match daw si Inoue dito mga master. Kaya naman, ang mga hombre at burikat ay sinasabing bugbog lamang daw ang aabuti ni Cuadro Alas dito kay Ryo Akaho. Siyempre, di tayo agad naniwala doon mga master dahil alam naman natin na hindi tao si Cuadro Alas, alien si Cuadro Alas, kaya mahirap talunin. At eto na nga mga master, sa mismong laban, pormahan pa lang ni Akaho ay mukhang malakas talaga. Pormang Hokage mga master, samahan mo pa ng malabato-batong pagmumuka at matapang na pagmumuka, ay akalain mo talagang kahit alien itong si Casimero ay hindi ito uubra dito kay Akaho. Sa round 1 pa lang mga master, sa sobrang takot nga ni Casimero dito kay Akaho ay gusto nang agad nitong tapusin ang laban. Malalakas at malulutong na banat na agad ang pinapamalas si Cuadro Alas. Sa round 2, sa sobrang taranta na nga po ni Casimero sa nakakatakot na kalaban nito, ay binuhos na nga po nito ang buong lakas nito
upang tapusin ang Hokageng si Akaho? Ngunit wala pang isang minuto ang nakakalipas sa round 2, mga master. Sa sobrang tindi nga po ni Akaho ay napabaksak nga po nito si Casimero nang hindi man lang tinatamaan ang suntok. Ito ay dahil nga po sa observation haki ni Akaho. Sa tindi nga po ng referee na ito ay nakita nito ang hangin na tumama kay Cuadro Alas. Kaya naman agad itong binilangan ng matinding referee na ito. Dahil nga po sa ginawa ng referee kay Casimero, dito ay lumabas na nga po ang pagiging totoong alien ni Casimero. Tinadtad po nito ng malalakas na suntok ang lukulukong si Akaho, hanggang sa magmukhang ulol na unggoy na po ito na di malaman kung papaano tatakbo sa mala intergalactic na mga suntok ni Cuadro Alas. Nang tipong babaksak na nga po si Akaho ay biglang hininto ng referee ang laban dahil sa batok nga daw po tumatama ang mga suntok ni Casimero. Nang mapansin naman po ito ni Akaho na winawarningan na nga ng referee itong si Casimero, ay biglang nag-umarti ito na tila ba napuruhan sa batok. Pangpamas award ang datingan, mga master, naging mukhang kawawang unggoy si Akaho. Dahil ayaw na nga pong lumaban ni Akaho ay diniklara na nga po ang laban na ito na no contest. Muntikang pangang machane si Cuadro Alas. Buti na lamang kitang kita sa review ng laban kung papaano binugbog at nilamutak ni Cuadro Alas ang pagmumukha nitong si Akaho. Kalaunan ay binawi din naman ang hatol na no contest at naging technical knockout ito sa round 2. Dahil dito, nagretiro na nga po sa boxing itong si Akaho dahil naoperan po ito ng malaking break sa Hollywood na maging artista. Dahil nga po kay Casimero, mas naging maganda ang karir ni Akaho. June 27, 2015, nang unang makalaban ni Cuadro Alas, ang mayabang at sobrang dayang wrestler na may konting pagkabuksingero na si Amnat Ruing-Ruing, isang Thai boxer. Sa laban na ito, mga idol, ay paglalabanan po nila ang World IBF Flyweight Title. Ngunit sa kasamang palad nga po ay natalo si Casimero sa isang unanimous decision. Kahit kitang-kita naman na malinaw pa sa tubig ng mineral ang kadayaan ng hambog na si Amnat Ruing-Ruing. Sa mismong teritoryo po kasi nito ginanap ang laban, sa indoor stadium, Wamark, Bangkok, Thailand. Kaya naman, naging cooking show ang desisyon ng mga judge dito. Isama na rin natin ang bayabas sa referee na kababayan ni Amnat Ruing-Ruing, mga idol, na halatang bias sa paghahatol. Matapos nga po ang pagkatalo na iyon ni Cuadro Alas, ay imbis na mawalan ng gana si Casimero upang labanan muli ang madayang Thailander, ay nagsumikap po itong mag-insayo at lalong nagpalakas upang sa susunod na makaharap nito ang madayang si Amnat Ruing-Ruing ay dudurugin niya po ito ng pinong-pino. At eto na nga po, mga idol, May 25, 2016, isang taon lamang po ang nakalipas, ay nabigyan nga po ulit ng pagkakataon ang kababayan natin na si Casimero upang makabawi sa Thai fighter na si Amnat Ruing-Ruing. Sa pagkakataon na ito, ay hindi na pumayag ang Boxing Council
na sa mismong teritoryo ni Amnat Ruing-Ruing ganapin ang laban. Ginanap po ang laban sa Diamond Court, Beijing, China. At kilalang mahusay na refri na rin po ang pumalit sa bakbakan na ito. Kaya naman dahil dito, ay may iwasan na talaga ang katiwalian at pandaraya sa laban. Round 1. Kung inaakala mo nagbago na ng diskarte sa pakikipaglaban itong si Amnat Ruing-Ruing, ay nagkakamali ka. Umpisa pa lang po ng laban, ay pinapakita na agad dito ang wrestling skills nito na talaga naman nakaka-battrip mga idol dahil sa walang pagbabago ang hambog na Thailander fighter na ito. Madaya at napakadumi pa rin maglaro. Ngunit ang hindi nga po alam ng Thai boxer na ito ay napaghandaan na ni Cuadro Alas ang ganitong estilo niya. Kumbaga expected na ni Casimero na sasaniban na naman ni Undertaker ang kalaban niya. Kaya naman naging sobrang maingat si Casimero sa pagbibigay ng bawat suntok sa madayang Thailander. Kalkulado ang bawat suntok na binibitawan. Sa round 3 ay hindi na masyadong sumusuntok si Casimero, hinahayaan na lamang nitong umatake na umatake si Amnat Ruing-Ruing. Kumbaga, nakakita na ng butas itong si Casimero sa kalaban. Naghihintay na lang ito ng tamang pagkakataon na isagawa ang malupit na counter nito upang tapusin ang Thai boxer na si Amnat Ruing-Ruing. At eto na nga po mga idol, nang sumapit na ang round 4, dito ay kumonekta na nga po sa panga ng Thai boxer ang isang napakalakas sa counter left hook ni Casimero. Dahil nga po dito ay knockdown ang inabot ng hambog na si Amnat Ruing-Ruing. And hey, the battle continues here in round 4. And a good left uppercut to the body from Amnat Ruing-Ruing. And look, him behind the back of the head. And that's what Amnat Ruing-Ruing, he don't mind that stuff. Retaliate. Yep. Yeah, see, Casimero retaliates and weak spawns of both now. Good jab to the body from Amnat, trying to get the positioning back. Yeah. We fight loose. Oh! No! Oh! Big left hook from Casimero. And he grew. And he looks hurt. Oh, he looks really hurt, and he's got up, surprisingly up and all four, up, I can't believe it, that was... Nakatayo pa naman ito mga idol, kahit sobrang lakas na nga ng tumama sa pagmumukha nito. Ngunit hindi na nga ito pinagbigyan pa ni Cuadro Alas. Sinugod na ito ni Casimero na tila bala yon, na galit sa kuting. Kaya naman dahil nga po dito, ay nakatikim ng isang matinding body shot si Amnat Ruing-Ruing, na tuluyan na nga po nagpataglob sa Thai boxer. Down to a million's what Williams got raw, but this one here, he looks really hurt. Really hurt. His legs. Amnat's very hurt, but he's throwing back with bad intentions. Yeah. Nice overhand. He's trying to trip him. He's trying to trip him with his leg. I saw that Amnat Ruing-Ruing. Yeah. He looks like he's trying to survive. Oh, I tell you what, man, and he's after him. And the Philippines is trying to take out a year of frustration or after what happened in Thailand, and he's taking out Amnat Ruing-Ruing. Good right to the body. And he's definitely, Casimero is not trying to be hold on, and he won't be denied,
And a good body shot is down again. To the body. Woo-hoo-hoo-hoo. And the champion is down. Up out of his seat. And he don't look like he's going to get up. Is he going to get up? No, the fight's been waved off by Tony Reeks. And we have a new IBF flyweight champion of the world. And what a shocker upset of the year going on, along with Uchiyama getting beat. Dahil sa pagkatalo na iyon, ay halos umiyak nga po ang mga relatives ni Amnat Ruing-Ruing dahil iyon ang kauna-unahang talo na natikman nito sa buong karir nito. Patapos nga po ang pagkatalo na iyon, ay tila ba nakarama na itong hype na Thai boxer na ito matapos magkaroon ng halos anim na sunod-sunod na pagkatalo. Samantala, sa kabilang banda naman po mula kay Casimero, ay dito na nagsimula na mas lalong pumutok at makilala ito sa mundo ng boxing dahil sa husay at lakas ng mga kamao nito. Halos naging sunod-sunod ang pagkapanalo nito at naging kampiyon pa matapos nga nitong matalo ang WBO champion noon na si Sulani Tete. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon mga idol, ay baka naman pwedeng makahingi ng konting suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe.